para sa DNA test sa bangkay ni Jerome Fontebella. At ito naman ang DNA result ng paternity test sa remains ng bangkay at nagmatch sa anak ko. Kaya si Tirso ang nakalibing doon at hindi si Jerome Fontebella. Paano nangyari yun? Ang kwento sa akin, magkaibigan daw si Tirso at si Jerome Fontebella sa loob. Nagplano daw silang tumakas, nagkasunog noon. Napagkamalan nilang si Jerome ang bangkay ni Tirso dahil hawak-hawak ni Tirso ang kwintas na ibinigay ni Emma de Jesus kay Jerome noon. Pinag-DNA test ko ang labi ng inakala kong si Rome. Ibang tao siya. Hindi siya ang asawa ko. Totoo ba lang lahat ng sinabi ni Emma? Nagkakilala na kayo ni Emma? Yung naging asawa ni Jerome Fontebella? Naging magkaibigan mo kami. Wow! Saan mo? Thank you, Daddy! Sige. Oh, may nalaro. Kain mo tayo. Kain mo tayo. Salamat, o. Oh. Nagpaksa tayo. Nagkaroon tayo ng masayang pagsasama. Unang binigay sa atin si Austin. Boss, kain. Ano? Alam niyo, boss, di pala talaga baliw tong si Miss Emma, no? Eh, talagang may isip niya na ikaw si Jerome kasi nawala yung katawan ng asawa niya eh. Pero pwede rin naman na patay talaga yung asawa niya, nawawala lang yung bangkay, di ba? Di ba, boss? Boss, eh. Narinig niyo ako? Oo, narinig ko lahat. Ano mo, Darwin, naniniwala naman ako kay Emma. Kaya lang parang mayroon pang kulang dito. Eh, ba't natulala kayo kanina? Kasi alam mo, nabanggit niya sa akin eh, na meron daw anak si Jerome. Meron daw silang anak. Austin daw ang pangalan. Austin? Nandun ang pangalan, boss, ay ayamani. Oo nga. Alam mo, iniisip ko rin eh, na baka may anak ako. Hindi ko lang alam. Yung isa, dalawa, hindi ko alam eh. Boss, eh, wala naman sa bilang ng anak yan eh. Kasi madali naman maging tatay. Ang mahirap yung magpakatatay. Tsaka, feeling ko naman, dalan-dalan yung maging airpad kasi mag-ilaw kayo dun sa mga batang guests natin dun sa resort. Oo, oh, alam mo, gusto ko naman talaga magkaroon ng pamilya eh. Eh, masaya naman kami ni Athena. May hinahanap ako ng pamilya, naghanap ako ng anak. Hindi ko lang alam kung sino eh. Eh, kung ganun po pala yung nararamdaman niyo, boss, eh, na gusto niyo ng sariling kompletong pamilya, baka ibig sabihin nun, kayo nga yung room ni Emma. Posibleng mag-asawa nga kayo. Well, alam mo, mabait si Emma, pero hindi pumasok sa isip ko na meron kaming anak. Di ba nawala nga yung memory niyo, boss? Hindi talaga maiisip ko. Oo nga. Alam mo, masaya kami ni Athena. Minsan nga, iniisip ko, siguro nga, dapat magkaroon na kami ng anak. Doon siguro pumapasok yung pangangailangan ko na sana maging buong pamilya kami. May anak. Pwede, boss. Kaya lang, hindi ko masabi. Kasi lahat ng mga sagot dyan sa tanong nung ganyan, nandun sa nawalaan yung memory.